Maganda nga ang ginawa ni Coach Spo, mga idol, na defensive adjustment para sa team ng Miami Heat sa Game 2. Kaya naman, mga idol, nagulat ito sa Denver at ito ang nangyari sa kanila. Exhibit number 1 natin, mga idol, kakatapos lang ng full court pressure ng Miami. Kaya naman hindi nakapag-set ng opensa, nakapag-set ng play ang Denver Nuggets. Nauwi tuloy ito, mga idol, sa isolation basketball at hindi nila alam ang kanilang gagawin. Naka-zone defense na rin dito ang Miami, mga idol. Paiba-iba nga sila ng klaseng zone. Minsan 1-3-1, minsan 1-1-3 at talaga namang papalit-palit nga sila para hindi sila ma-figure out na itong ang Denver Nuggets. At ito nga, mga idol, dahil sa kanilang magandang zone defense and rotation, nag-uwi nga ito sa ganitong klaseng tira at masasabi nga natin itong bad shot. At palpal nga rin dito si Jamal Murray ni Caleb Martin, nagresulta nga yan sa out of bounds. At isang example ba, mga idol, full court pressure na naman para nga sa team ng Miami Heat. And guess what, hindi makapag-set ng play itong team ng Denver Nuggets dahil wala ng oras pa, dahil tingnan nyo naman ang defense sa kanila. At matapos ng full court pressure, nag-transition into zone defense naman ang team ng Miami Heat. 1-3-1 ang kanilang ginawa dito, mga idol, at talaga naman na walang magawa ang opensa ng Denver Nuggets. Nakatayo na lang ang lahat. Yan naman kay Jokic na nila dinala para nga gumawa ng sarili niyang play. Pero dahil nga sa magandang paikipaglaban dito ni Gabe Vincent para nga mabantayan si Jokic, ay ayun, nagresulta nga ito ng offensive foul sa kanya, turnover. Another example, 2-2-1 defense naman para nga dito sa team ng Miami Heat. Another kind of zone defense, Caleb Martin. Magandang ang paikipaglaban kay Jokic para nga hindi siya bigyan ng posisyon sa gitna. And guess what, ay napunta naman tayo, mga idol, sa 1-3-1 defense ng Miami Heat. At ayan, mga idol, ang kanilang zone defense once again, nagresulta sa ganitong klaseng tira ng Denver Nuggets. Bad shot again, wala na namang opensa. Another example, mga idol, ng zone defense ng Miami Heat ay ito nga, mga idol, na open na sana si Jokic pero great rotation para kay Caleb Martin. At ito nga si Lowry, mga idol, magandang ang pagbantay sa dalawang player kay MPJ, kay Jamal Murray, at hindi nga nagkaroon ng easy shot si Michael Porter dahil magandang pagbalik ni Jimmy Butler, recovery para sa kanya. And mga idol, para nga dito sa ating isa na namang full court pressure ng Miami Heat. At kapag na-full court press nga, itong team ng Denver ay nawawala nga ang kanilang offensive rhythm. At ayun na naman, ISO basketball na naman ang kanilang ang ginawa. And again, transition to zone defense na naman ang team ng Miami Heat. At di na nga alam gagawin na itong ang team ng Denver Nuggets. Pero nakahanap nga ng butas itong si Jamal Murray sa gitna. Nagresulta nga ito sa kanya sa pag-drive niya. Pero nang dahil nga nandyan si Bam Adebayo, ay sinalubong nga siya ng supal-pal niya. Yan, mga idol, ang full court pressure na nag-transition sa zone defense na talaga namang pumaday dito nga sa opensa ng Denver Nuggets in the fourth quarter. At ang may pakanan niyan ay walang iba kung hindi si Coach Eric Spoelstra. At alam niyo, mga idol, first to third quarter ay hindi nga ginamit ni Coach Spo ang ganitong klaseng depensa laban sa Nuggets. First to third quarters ay tao-tao lang sila. Ginulat nga ni Coach Spo, mga idol, itong si Coach Mike Malone sa fourth quarter ng ganitong klaseng defense, kaya naman wala na rin silang oras para magkaroon pa ng adjustment at ma-realize kung ano ang ginagawa ni Coach Spo sa kanilang ang opensa. At yan nga ang hinangaan ng maraming analyst, mga idol, dahil sa mga in-game adjustments ni Coach Spo ay talaga namang natatalo niya ang mga coaches on the other side. Para bang nauutakan niya, mga idol, kanya ngang naiisahan sa kanya ngang mga in-game adjustments.